ginawa sila ni Kuti ang manatili sa loob ng silid. Ang ito, sa kanilang teritoryo ang kanilang mga kita. Ramdam na ramdam ni Mati ang lukso ng tubo nilang bukas. Kahit hindi ito magpaliwanag, pinayaran niya ito para sumama lamang sa kanya. Nagdabo sila noon sa isang liblib na lura. Pagdating nila sa gilid ng palayan, nasipan niya ang walang nakatirik na bahay di kalayuan sa bawat isa. Subalit dahil sobrang dami ng mga ito, nakapagtataka mula yung lakas na ito para makipag-inuman ang bumutol sa pagpabalik nito sa piling niya. Papatayin niya sa liblib na ito. Itinulungan niya din sa araw na ito ang isamahin niya siya. Sapagkat dito na siya titira. Siya na din ang magiging tagapaghalili ng krono. Mula nung natapos ang isang buong walang patid na makikipaglaban ng kanyang ina, nalasap na nila ang kapayapaan. Alam niyo ba, nasabing lumalabas ng bahay ng sakain sa araw na yun, hindi siya magtatrabaho. Nilalaksan na lamang doon ni Pasha. Ang garanti namang bumalik si Pasha sa kanilang tahan ng kanyang ama. Tapos pa ang ilang oras ay siya namang pagbalik ng kanyang ama sa kanilang bahay. Nang marinig ito ni Otip, halos hindi ito makapagsalita dahil sa mga kakaibang kwento ng kanyang ama. Pinili niyang intindihin ang bawat detalye ng kwento ito. Paso ay inagaw mo sa akin. Kaya kulang pa. Kulang pa ang kamatayang hatol para sa'yo. Isa sa mga nagadwal. Hinamol niya pa ito, ha? At syempre, Sir Seth, interesado din po ako, ha? Tumakbo na lang ako para malaman kung sino po yun. Habang tumatakbo ang bata at parang gusto niya pa rin po talaga na hinahabol na kung sino yung bata na yan. Yung takot namin nun kasi wala talagang bata nun. Matagdag ko lamang, Sir Seth, na using a maximum sentence of 15 years of prison. Anna's trial began on March 27, 2019. Her parents did not attend the court proceedings. Many reported to Anna for all the free stuff, and she voluntarily gave Anna her card to stay in with her. And on April 25th, 2019, Anna was found guilty on 8 charges, including theft of services and second-degree grand murders. But due to Son of Sam laws, which are put in place to stop criminals from profiting off of their crimes, the money will go back to the victims as restitution. Around 6 weeks after she was released from... Sabi ko, huwag siya mag-a- Nagtago ako sa lima.